Istorya, Tagalog Horror Stories. Isang mapagpalang araw po. Tawagin niyo na lang po akong sa pangalang Pedereno. 45 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Bacon, Sorsogon kasama ang aking may bahay at ang aking mga anak. Tubong Bicolano po ako at lumaki sa lalawigan ng Donsol. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyong programa ay hango sa tunay kong karanasan noong ako ay nasa edad pa lamang ng 17 at nag-aaral pa sa kolehiyo na mga panahong iyon. At ito ay mismong naganap kung saan ako isinilang ng aking mga magulang. Noong 1995, sa buwan ng Nobyembre, halos nasa kalagitnaan na kami ng pag-aaral sa unang bahagi sa kolehiyo sa isang pribadong universidad. Ng mga panahong iyon ay hindi pa masyado sementado ang mga kalsada at halos malulubak pa ito. Marami ding nakatanim na puno sa magkabilang gilid ng kalsada at halos mayayabong ang mga ligaw na talahib. Halos kulang-kulang 1 kilometro ang pagitan ng universidad na pinapasukan ko simula sa aming bahay. At bihira din na may dumadaan na tricycle. Buti na lamang po ay may sarili akong service na bisikleta kaya't naging madali lang sa akin ang pumasok sa eskwela. Nang mga panahong iyon po ay may sariling karinderya naman ng eskwelahang pinapasukan ko at halos lahat kami ng mga estudyante ay doon na kumakain. Minsan po ay nagbabao naman ako ng pagkain upang makatipid lalo na't hindi naman kami mayaman. Ngunit hindi rin naman kami mahirap sa buhay. Masasabi kong nasa maayos lang kami na estado ng pamumuhay. Subalit, isang araw habang patungo ako sa eskwelahan lula ng aking bisikleta, natatanaw ko ang isang bulto ng katawan na tila nagkukumpuni at nagtatayo ng maliit na bahay sa tabi ng aming paaralan na ilang metro lang ang layo sa bandang bahagi ng talahiban. Maliit lang itong barong-barong na gawa sa lawanit ang dingding at lumang yero naman ang nagsisilbing bubong. Nang makatapat ako sa maliit na bahay na halos hindi pa tapos kumpunihin ng isang balbasaradong lalaki, ay napatingin ako sa ilang pirasong kaserola na nakapatong sa maliit na lamesa. Ah, magandang araw po, Manong. Mukhang bagong lipat lang po kayo dito sa lugar namin ah. Ah, Manong, binibenta niyo po ba yung mga ulam na nakalatag sa lamesa? Bungad na bati ko rito at usisang tinanong ang mga putahing nakalatag sa maliit na lamesa. Tinitigan ako nito ng matalim bago nagwika at sinabi na ang anak na lang daw niya ang tanungin ko dahil naroon ito sa loob ng kanilang maliit na bagong tirahan. Halatang nagsisilbing karinderya na rin ito ayon sa hulma ng kanilang tahanan. Natulala na lang ako nang lumabas sa kanilang bahay ang isang babae na halos hindi nalalayo ang edad sa akin. Napakayumi ng itsura nito at bumabagay ang balingkinita nitong katawan sa maliit niyang mukha at maninipis na labi. Mahaba din ang buhok nito at morena ang balat. Ah, miss, magandang umaga. Binibenta niyo po ba yung mga ulam na to? Muli kong tanong tungkol sa mga putahing ulam. Oo, binibenta namin ito. Bibili ka ba? Sagot naman ang dalaga. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko dahil bigla kong nadinig ang pambansang awit bilang hudyat na malapit nang mag-umpisa ang aming klase. Agad naman ako nagpaalam sa magandang dilag at hindi ko man lang nalaman ang kanyang pangalan
Tila na love at first sight ata ako sa natatangin nitong alindog at kakaiba rin ang kanyang karisma. Nung araw na iyon ay dinagsapo ng ilang mga estudyante ang kanilang maliit na karinderya sa tapat ng kanilang tahanan. Wala namang kainan na mapapwestuhan kaya't bumibili lang ang mga ito ng ulam, pati na rin ang ibang napapadaan na tao at ilang motorista. Sa mga sumunod pang mga araw ay kaunti na lamang ang mga kumakain sa karinderya sa loob ng aming paaralan. Karamihan doon na bumibili sa bagong karinderya sa tabi ng aming paaralan. Hindi man ako nagkakaroon ng pagkakataon na makilala ang magandang binibini dahil palagi itong abala sa pag-aasikaso sa mga bumibili ng paninda nilang ulam. Kahit ako ay naiinganyong bumili ng ulam sa bagong tayong karinderya dahil madalas kong madinig sa kapwa ko kamag-aral na napakasarap daw ng paninda nilang ulam. Kahit na natatakam ako sa mga putahing itinitinda sa labas ng nasabing karinderya, umiiwas pa rin ako dahil kabilin-bili na ng aking mga magulang na huwag akong kakain sa mga bagong karinderya, lalo na't hindi ko kakilala kung sino ang nagpapatako nito. Tuwing uwian namin sa hapon ay patuloy pa rin pinipilahan ang bagong tayo na karinderya sa tabi ng paaralan. Pati mga driver ng tricycle at ilang mga pasahero ay bumibili na rin ng nasabing mga ulam. Kinabukasan, habang marahan kong binabagtas ang daan patungo sa aming paaralan, natatanaw ko na wala ng pila sa nasabing karinderya. Habang papalapit ako sa barong-barong na bahay, ay bigla kong nasipat ang mayuming dalaga na nagsasampay ng mga damit sa labas ng kanilang tahanan. "Magandang umaga, Binibini. Hindi ba kayo magtitinda ngayon?" Usisang tanong ko nang makalapit ako sa kanya. Sinabi naman ng dalaga na kaunti lang ang kanilang niluto at maaga nila itong napaubos. Dahil masyado pang maaga ng mga oras na iyon, sinamantala ko na ang pagkakataon. Kahit na nahihiya ako ng mga sandaling iyon, pinilit kong alamin ang kanyang pagkakilanlan at nagpakilala ito sa pangalang Arabella. Halos abot tenga ang ngiti ko nang malaman ko ang kanyang pangalan. Nagpakilala na rin ako sa kanya at doon nagsimula ang aming pagkakaibigan. Saglit muna kami nagkwentuhan ng mga sandaling iyon habang hindi pa nagsisimula ang aming klase. Napatigil na lang ang aming pag-uusap nang dumating na ang kanyang ama't ina na halatang galing sila sa pamamalengke dahil sa mga bitbit nila mga supot. Tila matalim ang pagkakatitig sa akin ng kanyang mga magulang. Halatang hindi nila nais na may nakakausap ang kanilang anak. At dahil sa pangyayaring iyon ay nagpaalam na ako sa dalaga na papasok na ako sa eskwela. Lumipas pa ang mga araw ay palihim kami nag-uusap ni Arabella. Kadalasan, nag-uusap kami sa pamamagitan ng palitan ng liham dahil bantay sarado din ito ng kanyang mga magulang. Hanggang dumating sa punto, naliligawan ko ito sa pamamagitan ng sulat o love letter. Hindi ko na mapigilan pa noon ang bugso ng aking damdamin at masasabi kong mahal ko na nga si Arabella. Halos napalundag ako sa tuwa nang malaman ko ang kasagutan ng babaeng iniibig ko. Dahil sinagot na ako nito ayon sa nilalaman ng kanyang liham. Dahil ganap ko na itong kasintahan, ay palihim kaming nakikita tuwing gabi kung saan sarado na ang kanilang karinderya. Minsan nga ay napapagalitan ako ng aking mga magulang dahil palagi na lang akong ginagabi ng uwi at may pagkakataon nga na halos hating gabi na ako nakakauwi sa amin.
dahil iyon lang ang pagkakataon na maaari kaming mag-usap ni Arabella. Isang gabi, nagkita kami ni Arabella sa aming tagpuan sa likod ng aming paaralan kung saan yun ang lihim naming tagpuan. Sinasadya kong tumungo sa aming paaralan tuwing sasapit ang alas 8 ng gabi kung saan nasa loob na ng kanilang tahanan ang kanyang mga magulang. Habang masaya kaming nag-uusap ni Arabella sa lilim ng isang malaking puno at magkatabing nakaupo sa lupa at tanging damo ang nagsisilbing sahig, ay isang pangyayari ang hindi namin inaasahan. Dahil biglang sumulpot ang ama ni Arabella na halos na nilisik ang mata habang nakatingin sa akin. Halos mautal si Arabella nang kanyang tawagin ng kanyang ama na itago na lang natin sa pangalang Tatay Clavio. Arabella, sabi mo magpapahangin ka lang sa labas. Nagtataka kami ng nanay mo kung bakit napapadalas ka ng lumalabas sa bahay ah. Sabihin mo sa akin anak, nobyo mo ba ang lalaking yan? Usisang tanong ni Tatay Clavio. Ah, Tatay Clavio, kasintahan ko po ang inyong anak at mahal na mahal ko po siya. Sabat kong sabi dahil tila hindi makapagsalita si Arabella na halatang natatakot ito sa kanyang ama. Tumahimik ka binata, hindi ikaw ang tinatanong ko. Huwag kang sumabat sa usapan naming mag-ama. Matapang at pagalit na sabi sa akin ni Tatay Clavio. Tama po ang sinabi ni Pedreno Amang na magkasintahan po kami at nagmamahalan kaming dalawa. Patawad Amang kung inilihim ko sa inyo ni Inang. Uwi ka ni Arabella. Nagulat na lang ako nang taasan ng boses ni Tatay Clavio si Arabella at pinapauwi ito sa kanilang tahanan dahil nais ako nitong kausapin na kaming dalawa lang sa likod ng paaralan. Ngunit hindi pumayag si Arabella at nanatili ito sa aking tabi at mahigpit ang pagkakahawak sa aking bisig. Nanginginig rin ang kanyang mga kamay at pinagpapawisan ito ng malamig. Amang, subukan mo lang galawin si Pedreno at kakalimutan kita bilang isang ama. Itatakwil kita at isinusumpa ko na hindi mo na ako makikita kailanman. Amang, mahal na mahal ko si Pedreno at siya lang ang unang lalaking minahal ko. Matapang na wika ni Arabella sa kanyang ama at ipinaglaban ito ang aming pagmamahalan. Hindi ko alam kung bakit labis na natatakot si Arabella na mag-usap kami ng kanyang ama na kami lang dalawa. Tila batid nito na may mangyayari sa aking masama na hindi ko lubos maunawaan. Nang gabing iyon ay magkasama kaming tatlong lumabas sa likod ng paaralan habang nanatiling nakahawak sa aking bisig si Arabella na halatang pinoprotektahan ako nito sa kanyang ama. Matapos naming makarating sa labasan sa mismong kalsada, ay nauna nang bumalik sa kanilang bahay ang ama ni Arabella. Kinuha ko naman ang aking bisikleta at nagpaalam na uuwi na ako sa aming tahanan dahil malalim na rin ang gabi at wala nang dumadaan ang mga tao at sasakyan sa nasabing kalsada. Hinintay muna ako ni Arabella na makalayo sa kanilang barong-barong na ilang metro bago ito tuluyang pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Tila halata sa mukha nito ang labis na pagkabahala sa akin. Habang binabagtas ko ang madilim na bahagi ng nasabing kalsada na natataniman ng mayayabong na talahib ang magkabilang gilid, nakadidinig ako na tila may mga pares ng paa na parang humahabol sa akin sa gilid ng kalsada. Hanggang sa napapreno na lang ako ng aking bisikleta nang tumambad sa aking harapan ang isang dambuhalang aso na halos namumula ang mga mata sa madilim na paligid. Matutulis ang mga ngipin nito at halos nakakakilabot ang itsura.
matalim ang pagkakatitig nito sa akin na halatang nais akong sunggaban. Akmang, sasalakayin na sana ako nito nang bigla itong hinarang ni Arabella. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang sumulpot ang aking nobya na kasing bilis ng hangin. Ngunit ramdam ko ang malalim nitong paghinga na halatang tumakbo ito ng matulin. Nagulantang na lang ako nang tawagin ni Arabella ang dambuhalang aso na amang at nagmamakaawa na huwag ituloy ang tangkang pagsalakay sa akin para lapain ako at paslangin. Halos humagulgol ng iyak ang aking nobya habang nagmamakaawa ito sa kanyang ama. At doon ko lang napagtanto na aswang pala ang pinagmulang angkan ni Arabella. Bigla din sumulpot ang ina ng dalaga at sinabihan ng kabiyak na huwag nang ituloy ang balak nito sa akin. Dahil di ka sa aming lugar ang tungkol sa mga aswang, ay hindi na ako nagulat pa sa aking nasaksihan. Kahit nakakaramdam ako ng takot ng gabing iyon, ipinaglaban ko sa harapan ng mga magulang ni Arabella na hindi magbabago ang nararamdaman ko sa kanilang anak kahit na mga aswang pa sila. Pinanindigan ko ang pag-ibig ko kay Arabella at isinumpa ko sa kanilang harapan na handa akong tanggapin ang pinagmula ng babaeng aking sinisinta. Dahil sa pangyayaring iyon ay umalis na walang bahid na emosyon sa muka ang mga magulang ni Arabella. Batid nila na totoo ang pagmamahal ko sa kanilang nag-iisang anak. Matapos po ng senaryong iyon ay naiwan kami ni Arabella sa madilim na kalsada at masinsinan kaming nag-usap. Humingi ito ng tawad sa paglihim nito sa tunay niyang pagkatao. Ngunit napayakap na lang ito sa akin nang sabihin kong hindi hadlang ang kanyang lahing pinagmulan para maging balakid sa aming pagmamahalan. Kinabukasan, sinabihan ako ni Arabella na nais akong makausap ng kanyang mga magulang dahil nagkataon na araw ng Sabado at wala akong pasok sa eskwela. Nagulat na lang ako nang sabihin ng mga ito na huwag kong ipagsasabi sa iba ang aking nalaman sa lihim ng kanilang pagkatao. Nangako naman ako sa kanila na wala akong pagsasabihan kahit na sarili kong mga magulang, alang-alang sa pagmamahala namin ni Arabella. Sinabi naman sa akin ng ama at ina ni Arabella na hindi naman sila nang bibiktima ng tao. Lumayo sila sa kanilang lugar na pinagmulan at napadpad sa aming probinsya para mamuhay ng tahimik kasama ang mga pangkaraniwang tao. Masasabi ko rin na hindi sila nang bibiktima ng mga tao dahil wala namang nagkakasakit o nangyayangaw sa mga tinitinda nilang mga ulam. Sadyang masarap talagang magluto ang ina ni Arabella. Nagkaroon na rin kami ng basbas ni Arabella sa kanyang mga magulang na hindi na sila hadlang sa aming pagmamahalan. Sa mga lumipas pang mga buwan ay mas lalong tumatag ang aming relasyon. Saksi ang langit at sinag ng buwan sa wagas naming pagmamahalan. Tanging ito lang ang naging kasintahan ko at hindi na tumingin pa sa ibang kababaihan. Dahil lahat ng katangian ng isang babaeng hinahanap ko ay nasa katauhan ng aking sinisinta na si Arabella. Pinakilala ko na rin si Arabella sa aking mga magulang at magiliw naman siyang tinanggap ng aking ama at ina. Ngunit inilihim ko pa rin sa kanila ang tunay nitong pagkatao at sa tamang panahon ko na lang ito sasabihin sa kanila. Sa paglipas pa ng ilang taon ay nakapagtapos na ako sa kolehiyo at sa kursong pinapangarap ko. Nagpakasal na rin kami ni Arabella sa naganap na kasalang pangbarangay. Nagpagawa na rin ako ng sarili naming bahay na halos nasa tabi lang ng bahay ng aming mga magulang. At doon na rin sa amin nanirahan ang mga magulang ni Arabella. Dumating sa punto na binayayaan kami ng anak at naging ulirang ina ito sa aming nag-iisang supling.
hindi rin naging hadlang sa aking asawa na hindi ito nakaranas na mag-aral man lang sa sekundarya, sapagkat hindi naman sukatan ang pinag-aralan at diploma para magkaroon ng magandang asal at malawak na pag-iisip bilang isang individual na tao. Subalit, hindi naman huminto sa pagpapatakbo ng karinderya ang mga magulang ni Arabella. Tinulungan ko na din sila na patayuan ng malinis at maluwag na karinderya mismo, malapit lang din sa dating paaralang pinapasukan ko. Sa mga lumipas pang mga taon ay muli kaming biniyayaan ng anak at nagkaroon kami ng masaya at kumpletong pamilya na may matibay na pundasyon. Hanggang sa nakabili na ako ng lupa sa lalawigan ng Sorsogon sa distrikto ng Bacon at doon nagpatayo ng sementadong bahay dahil lumalaki na ang bilang ng aking pamilya. Nais ko ding makasama sa iisang bubong ang lahat ng mahal ko sa buhay at kabilang na ang mga magulang ni Arabella. Hanggang dito na lang po ang aking kwento sa buhay ng pag-ibig at kababalaghan. Ito po ay hango sa tunay kong karanasan sa piling ng babaeng minahal ko ng lubusan. Si Arabella ay hinarap ko sa altar kahit na nagmula ito sa angkan ng mga aswang. Hindi rin naging hadlang sa aming dalisay na pagmamahalan ang angkan na pinanggalingan. Sana po ay magbigay aral ito at inspirasyon sa mga taong nakadinig ng aking istorya. Ako po ay lubos na gumagalang sa inyong mga masugid na tagusubaybay. Ako po si Pedereno ng Bacon, Sorsogon. Istorya, Tagalog Horror Stories.